Wala ka bang tiwala sa akin? O kahit man lang sa anak mo? Meron! Meron! Bakit ka ganyan sa amin? Lagi mo akong pinagdududaan. Wala naman akong ginagawang masama. O kami mang anak mo? Mahal, sandali. Bakit mahal? Sigurado ka na bang ipapakilala mo ako sa anak mo? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Magugustuhan kaya niya ako? Huwag ka mag-alala, mahal. Magugustuhan ka niya. Sabik din kasi yun sa ama. Huwag ka na mag-alala, mahal. Tara na. Myla. O, Nay. Nandyan na po pala kayo. Mano po? May kasama pala ako. Kasama ko palang Tito Berto mo. Kumusta, Myla? Ako nga pala si Tito Berto mo. Kayo pala, Tito. Mano po? Nagkikwento na po kayo sa akin ni Nanay. Ah, ganun ba? Ruby? Ruby? Ate, ikaw pala. Pasok ka. Ate, napadalaw ka. Anong atin? Nabalitaan ko kasi, nag-asawa ka na raw ulit. Opo, ate. Gaano mo ba kakilala yung lalaking yan? At nagtiwala ka kaagad. Ate, matagal ko nang karelasyon si Berto. Berto? Hindi naman siguro. Mabait naman si Berto at magkasundo sila ni Myla, ate. Ruby, dalaga na si Myla at napakagandang bata. Mag-iingat ka. Baka pagnasahan siya ng bago mong asawa. Ate, ang dumi naman ang iniisip mo. Paano kung tama si ate kay sa mga sinasabi nito? Ruby, tanggalin mo nga sa isipan mo yung pagdududa. Ano kayong pinag-uusapan nila at ang saya nila? Ito na kayong sinasabi ni ate? Aba, mukhang masaya yung pinag-uusapan nyo ah. Oo, mahal. Nakakatuwa po kasi si Tito Berto, kinikwento niya po nung kabataan niya. Ganun ba? Oo, mahal. Anak, pwede ba magsaing ka muna? Sige po, Nay. Berto, ayokong lagi kayong nag-uusap ng anak ko. Ano? Bakit? Basta! Di ba sabi mo dapat magkasundo kami ng anak mo? Bakit ka ganyan ngayon? Basta! Hindi maganda na nakikita kayo magkalapit sa isa't isa. Lalo na hindi naman kayo mag-ama. Ginagampanan ko lang naman ang pagiging tatay sa kanya. Di ba sabi mo sabik siya sa ama? Basta! Simula ngayon, dumistansya ka na. Myla, anak? Berto? Nasa kusina sila? Ang sikip naman kasi, kaya ang hirap ipasok. Dahan-dahanin niyo lang dito para pumasok. Myla, Berto! Anong ginagawa niyo? Oh, mahal. Si Tito Berto po kasi, nahihirapang ikabit yung gasol natin. Ruby, mag-usap na tayo. Ano naman pag-uusapan natin? Yung tungkol sa nangyari kanina. Wala ka bang tiwala sa akin? O kahit man lang sa anak mo? Meron! Meron! Bakit ka ganyan sa amin? Lagi mo akong pinagdududaan. Wala naman akong ginagawang masama. O kami mang anak mo? Ano? Si Nanay?
Pinagseselosan niya ako. Basta, bakit ka ba tanong ng tanong? Nay, totoo ba na pati ako pinagdududahan niyo? Nay, wala kaming masamang ginagawa ni Tito Berto. Tsaka saan niyo naman nakuha yung iniisip niyong yan? Dahil sa kanya, Nay, naramdaman ko kung paano magkaroon ng isang ama. At masaya ako dahil nandito si Tito Berto. Dahil sabik ako sa pag-aaruga ng isang ama. Mabuti siguro, Ruby. Maghiwalay muna tayo. Ano? Wag naman, Berto! Hindi tayo lubos na magiging masaya kung wala kang tiwala sa akin bilang asawa mo. Ako din, Nay. Aalis na muna ako. Hayaan mo na kita mag-isip. Pati ba naman ikaw, anak? Oo, Nay. Kailangan mong mag-isip. Ano ba itong nagawa ko? Ruby? Ruby? Ba't kaya walang sumasagot? Ruby? Parang may umiiyak. Oh, Ruby! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Ate, iniwan na ako ni Berto. Pati si Myla umalis na. Tana, hayaan mo na siya. Ibig sabihin, hindi siya karapat dapat sa'yo. Iniwan na ako ng mamahal ko sa buhay, ate. Tana. Paano na ako, ate? Hindi ko kayang mawala sila. Kumusta na kaya si Ruby? Isang buwan na din ang lumipas simula nung iniwang ko siya. Siguro naman, naliwanagan na ang isipan niya. Kailangan ko siyang puntahan. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo eh. Nagtiwala ka agad sa lalaking yun. Hindi ko naman alam, ate, nahahantong kami sa ganon. Kaya pala biglang nagbago si Ruby, dahil sa babaeng to. Hayaan mo na nga yung Bertong yun. Hindi mo alam kung nagsasabi siya sa'yo ng totoo. Tito, bakit po? Huwag kang maingay, dito ka muna. Pati din naman yung anak mo. Malay mo, tinakot siya ni Berto para hindi siya magsabi sa'yo ng totoo. Ano, Tita Kay? Nay! Huwag ka maniwala sa mga sinasabi ni Tita. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Umamin ka na lang, Myla, na may relasyon talaga kayo ni Berto. Ate, tama na. Tumigil ka na, Kay. Tumigil ka na sa paglason sa utak ni Ruby. Berto? Ako nga, Kay. Magkakilala kayo? Oo, Ruby. Kilalang kilala namin ang isa't isa. Berto, huwag mo naman akong iwan. Hindi! Tapos na tayo! Ginamit mo lang pala ako! Isa kang manloloko! Ayaw ko na tayo! Alam ko! Inaamin ko nagkamali ako sa'yo noon dahil tinapakan ko yung magkalalaki mo! Pero pinagsisihan ko na yon. Pinagsisihan? Basta ayaw ko na! Berto! Berto! Kaya mahal, huwag kang maniniwala sa ate mo. Binibilog lang niya ang isip mo. Ate, bakit mo nagawa sa akin to? Pati ako, tita, dinamay mo pa? Para sa pansarili mo? Muntik mo nang masira ang pamilya ko. Akala ko kakampi kita, isa ka palang anay, nasisira sa pamilya ko. Lumayas ka na, ate, at lubayan mo yung pamilya ko! Saglit lang, anak, Berto, patawarin niyo sana ako kung pinagdudahan ko kayo.
Ayos lang po yun, Nay. Kalimutan na natin yun, mahal. Ang importante, alam mo na ang totoo. Magsimula na lang tayo ulit. Sa wakas, may buo na din akong pamilya. Hindi lang nanay ang meron ako, pati tatay din. Oo naman, anak.